Magandang gabi sa ating lahat, mga kapatid. Salamat sa Panginoon. Narito na tayo muli sa ating pag-aaral, Friday Night Bible Study. At ngayon po, bubuksan natin ang ating mga Biblia sa Mark chapter 10 at babasahin natin ang verse 1 hanggang 12. Ito ay may kaugnayan sa divorce and remarriage. Sa Tagalog po, hiwalayan at muling pag-aasawa. Napaka selan po ng ating pong paksa, ngunit ating pong papanigan at paniniwalaan kung ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ganito ang sabi sa verse 1 hanggang 12. Mula roon siya umalis at pumunta sa lupain ng Hudiya at sa kabila ng Jordan. At muling nagtipo ng napakaraming tao sa paligid niya at tulad ng kanyang nakagalian, muli niyang tinruan sila. Dumating mga Fariseo at upang subukin siya, ay kanilang itinanong, ipinahintulot ba sa lalaki makipaghiwalay sa kanyang asawa? At sumagot siya sa kanila, ano bang iniutos sa inyo ni Moises? Sinabi nila, ipinahintulot ni Moises na sumulat ng isang lalaki ng kasulatan ng paghiwalay at makipaghiwalay sa babae. Ngunit sinabi sa kanila ni Jesus, dahil sa katigasan ng inyong puso, isinulat niya ang utos na ito sa inyo. Ngunit buhat pa sa pasimula ng paglikha, ginawa nila sila ng Diyos na lalaki at babae. Dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikipisan sa kanyang asawa. At ang dalawa ay magiging isang laman. Kaya't hindi na sila dalawa kundi isang laman. Kaya't ang pinagsama ng Diyos ay huwag hayaang paghiwalayin ng tao. Sa bahay naman, ay muling itinanong sila ng mga alagad tungkol sa bagay na ito. At sinabi niya sa kanila, ang sino mang makipaghiwalay sa kanyang asawa, asawang babae, at mag-asawa sa iba ay nagkakasala ng pangangalo niya laban sa kanya. Kung nakipaghiwalay siya sa kanyang asawang lalaki, at mag-asawa sa iba, nagkakasala siya ng pangangalo niya. Ito po ang salita ng Panginoon. Tayo ay manalangin. Panginoon, salamat po sa salita ninyo sapagkat ito po ang nagbibigay liwanag sa amin sa mga kamalian, maling pag-aakala, at lalo na sa pagsunod sa utos at batas ng tao na hiwalay sa iyo pong kalaoban, hiwalay sa iyong kautusan. Nawa, Lord, maging malinaw ito sa amin. Bilang mga Kristiyano at nagtitiwala sa inyong salita, dapat ang buhay namin paniniwala ay nababatay sa inyong banal na salita. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ang seryosong problema ang hiwalayan at muling pag-aasawa o divorce and remarriage sapagkat apektado nito ang mga anak. Sila ay lumalaki. Sila ay lumalaking may sama ng loob, mayroong takot, may mga pag-alala, lalo na ang galit na namumuo sa kanilang mga puso. Gayun din naman, ang mga diborsyado o hiwalay na mag-asawa ay hindi sila ligtas sa epekto ng divorce. Sugatan din sila. Tulad sila ng may katawang naputol sa kanila, isang bahagi sa buhay nila o katawan nila ang naputol. Maring sila ay makaraos, gumaling, pero nananatiling maliit at kulang ang kanilang sarili sa kanilang natitira. Kaya ang divorce o hiwalayan ay isang violenting gawa na laban sa Diyos. Ating basahin ng Malakay chapter 2 verse 16a, ang sabi ng Panginoon tungkol sa hiwalayan. Ang sabi, sapagkat aking kinapupuutan ang paghihiwalay, sabi ng Panginoon. Kaya isang violenting gawa itong paghiwalay sapagkat kinapupuutan ng Diyos ang ganitong hiwalayan o divorce. At ang pag-aasawang muli pagkatapos ng hiwalayan, ito po ay nagbubunga ng maraming problema. Maraming problema idinudulot nito. Kadalasan, hindi naghihilom ang mga sugat ng mga nasaktan, yung mag-asawa, yung mga anak. Lahat ng pag-aasawang muli, hindi ito kalooban ng Diyos. Ayon sa ating Panginoong Hesus, sa ating teksto, ito po ay pangangalo niya.
ang kasalanan ito. Maraming tao ang ignorante pagdating po sa mga turo ng Biblia. At dahil sa kanilang pagka-ignorante, talagang tutungo sila sa hiwalayan at pangangalo niya. Dito nga sa Mark chapter 10 verse 1 to 12, tinalakay ni Jesus ang tungkol dito dahil sa mga tanong ng mga reliyosong tao, mga pariseyo, hindi para siya sila'y matuto kundi upang subukan si Jesus. At dahil dito, ginamit din Jesus ang pagkakataong ito na magturo sa kanyang mga alagad na kailangan nilang malaman at kailangan din nating malaman ngayon sa ating panahon. So una, talakayin natin, tingnan natin ang tanong ng mga pariseyo. Ito ang sabi sa verse 2. Dumating ang mga pariseyo at upang subukin siya at ay kanilang itinanong, ipinahintulot ba sa lalaki na makipaghiwalay sa kanyang asawa? Dahil alam ng Panginoon na sila ay hindi po naghangad ng matuto ng katotohanan, kundi para subukin lamang si Jesus upang mayroon silang maiparatang, ang ginawa ng Panginoon, siya rin ay nagtanong. Tanong dito, hindi ang tanong ng mga pariseyo para hindi matuto. Kaya ang Panginoon, sila rin ay nagtanong. Masila na usapin ito noon sa panahong ito maging sa ating panahon ngayon. Diborsyo ay hindi pangkaraniwan sa panahong iyon. Katunayan, kung ating mababasa si si Juan Bautista, kaya siya binilanggo ni Herodes sa kanyang pangangaral sapagkat hindi po talaga naging tahimik si Juan Bautista sa kanyang pangangaral patungkol po sa hiwalayan at pangangalo niya. Binilanggo ito ni Herodes dahil sa kanyang kasalanang paghiwalay sa kanyang asawa at pag-aasawa. Muli, ang sabi sa Mark chapter 6 verse 17 to 18, sapagkat si Herodes mismo ang nagsugo sa mga kawal na dumakip kay Juan at nagpagapo sa kanya sa bilangguan dahil kay Herodias, na asawa ni Felipe na kanyang kapatid, sapagkat pinakasalan siya ni Herodes, sapagkat sinabi ni Juan kay Herodes, hindi ipinahintulot sa iyo na angkinin mo ang asawa ng iyong kapatid. So, isa pong kasalanan ang pangangalo niya at lalo na po ang remarriage mula po sa divorce. So, dito po makikita natin, ang mga eskriba din dito ay hati sa ganitong batayan ng paghihiwalay o divorce sapagkat mayroon silang mga aral, mayroong school of Hillel kung tawagin and school of Shammai. Sa school ni si Hillel, pwedeng hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa anumang dahilang gawin ng isang lalaki. Pwede yon. At yun ang nauuso doon sa panahong ito. Pero doon sa istriktong aral ni Shammai, maliban sa pakikiapid. Kung mayroong pakikiapid, halimbawa ang babae ay nakiapid sa ibang o sa mga ibang lalaki, binata halimbawa, yan ay pakikiapid. Kaya ang sagot ni Jesus dito ay tiyak mayroong masasaktan talaga. Hindi po Panginoon, ang Panginoon nagbibigay ng reserba sa buhay ng mga tao. Sapagkat kung papanig siya sa isa doon sa maluwag, tiyak mapipintasan siya nitong mga pariseyo. At kung siya naman ay papanig doon kay Shammai na napakahigpit, ay kakasuhan siya ng mga pariseyo at magiging kaaway siya ng lahat. Kaya ang turo ng Panginoon sa kanyang mga alagad tungkol sa bagay na ito, sa mga tanong na wala namang layuning matuto kundi nanunubok lamang at nagpapakamatwid ang mga taong ito, mga reliyosong ito, ang sabi ng Panginoon sa Mateo 5:20 sa mga alagad, sapagkat sinasabi ko sa inyo, malibang humigit ang inyong katwiran sa katwiran ng mga iskriba at mga pariseyo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. So dapat, ang paniniwala natin bilang mga tao ng Diyos at doon sa mga taong dapat maligtas, ay humigit sila sa katwiran nitong mga iskriba at pariseyo. Sapagkat ang katwiran ng iskriba at pariseyo ay pangsanlibutan. Religyoso pero pansalibutan. Kanya nga, kung mapapansin natin, hindi natatakot o nag-aalala ang Panginoon tungkol sa usapin ng skriba at mga pariseyo.
Natural, hindi mahalaga kay Jesus kung anong iniisip ng tao, kundi bigyan ng lugod ang kanyang amang nasa langit. So yun po yung usapin, yun po yung tanong ng mga Pariseo. Ngayon tignan natin, ikalawa, ang sagot ni Jesus sa mga Pariseo. Ito ay sa verse 3 hanggang 9. Basahin lang natin. At sumagot siya sa kanila, ano ba ang iniuto sa iyo ni Moises? Sabi nila, ipinahintulot ni Moises na sumulat ang isang lalaki ng kasulatan ng paghiwalay at makipaghiwalay sa babae. Ngunit sinabi sa kanila ni Jesus, dahil sa katigasan ng inyong ulo, isinulat niya ang utos na ito sa inyo. Ngunit buhat pa sa pasimula ng paglikha, ginawa sila ng Diyos na lalaki at babae. At dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magkikipisan sa kanyang asawa. At ang dalawa ay magiging isang laman. Kaya't hindi na sila dalawa kundi isang laman. Kaya't ang pinagsama ng Diyos ay huwag hayaang paghiwalayin ng tao. Yun ang paliwanag ng Panginoon batay sa banal na kasulatan. Now, itong mga Pariseo at Skriba, alam nilang kasulatan. Pero mas pinapanigan nila ang batas ni Moises. Kaya nga sabi ng Panginoon, itong sagot na ang anumang pinagsama ng Diyos, sila nagiging isa at sino mang maghiwalay sa bagay na yon ay isang kasalanan ang bagay na yon. So sila binalikan ng tanong ng Panginoon sapagkat klaro naman talaga sa Panginoon na siya ay sinusubok lamang. At para sila ay sawayin sa kanilang maling mga pag-iisip, ay binalik ng Panginoon ang tanong sa kanila. Kaya lapat sa kanilang kamalian ang kanilang sagot. Nagtanong ang Panginoon dito kung ano ang itinuturo ni Moises. At sumagot sila. Anong sagot nila? Ang sabi ng Panginoon sa verse 3, ano ba ang iniutos sa inyo ni Moises? Ano ba ang iniutos ninyo sa Moises? Natingnan natin. Alam natin na ang kasulatan, ang kautusan, mga kapatid, ay ang 10 kautusan. Alam natin. Pero may kautusan na pumapalibot doon sa 10 upang protektahan nila yung 10. Kaya ang nagiging mabigat ay yung mga pangsuporta doon sa 10 ang naging batas na kanilang sinusunod. So silang sumagot sa kanilang tanong. Anong sagot nila? Verse 4. Ipinahintulot ni Moises, sabi nila, ipinahintulot ni Moises na sumulat ang isang lalaki ng kasulatan ng paghihiwalay at makipaghiwalay sa babae. Yun ang sabi nila. Inutos doon ni Moises na gumawa ka lang ng kasulatan at ibigay mo sa babae, hiwalay na kayo. Pero ang sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 5, sinabi rin naman niya, sino mang makipaghiwalay sa kanyang asawang babae, dapat niyang bigyan ito ng kasulatan ng paghihiwalay. Yun din ang kanilang paniwalag sa Matthew 5:31. Pero basahin nating maigi ang pinagmulan ng utos na ito kung ano ang sinasabi talaga ng sipi. Deuteronomy chapter 24 verse 1 to 4 dapat natin itong liwanagin. Ganito ang pagkakasabi. Kapag ang isang lalaki ay kumuha ng isang babae at pinakasalan. Nakita niyo, mayroon siyang lalaki originally, kumuha siya ng babae para pakasalan. At kung ang babae ay hindi kalugdan ng kanyang paningin, halimbawa, hindi na nagustuhan ng lalaki yung asawa niya, sapagkat natagpuan niya itong may isang kahihiyang bagay, lalagda ang lalaki ng isang kasulatan ng paghihiwalay at ibibigay niya sa kanyang kamay, kanyang palalabasin niya, siya sa kanyang bahay. So nakita niyo, kapag ang lalaki nag-asawa, at sa kanilang pagsasama, may nakita ang lalaki na hindi niya gusto sa babae. Gagawa siya ng kasulatan at ibibigay sa babae sa kamay at itutulak palabas ng bahay. Yun ang karapatan nila. Verse 2, at pagkalis niya sa bahay ng lalaki, ay makakahayo siya at makakapag-asawa sa ibang lalaki. Now, ito na. Pagkalabas na ng bahay, yung babae, pwede siyang humayo para makapag-asawa ng lalaki. Yan ang utusan ni Moises. Verse 3, kung kapuutan siya ng huling asawa,
nung makapag-asawang babae ng ikalawa at kinapuutan din siya at lalagda siya ng isang kasulatan ng paghihiwalay ay ibigay sa kanyang kamay at palabasin siya sa kanyang bahay. O kung mamatay ang huling asawa na kumuha sa kanya upang maging asawa niya, hindi na siya muling makukuha upang maging asawa ng kanyang unang asawa. Natingnan niyo. Sa ikalawang pagkakataon, nag-asawang babae. Eh hindi siya nagustuhan muli ng lalaki. Binigyan siya ng certificate of divorce again. Pero namatay. Namatay na itong ikalawang asawa. Ang sabi diyan sa verse 4, hindi na siya muling makukuha upang maging asawa ng kanyang unang asawa. Hindi na rin siya makukuha. Na humiwalay sa kanya pagkatapos na siya'y marumihan. Sapagkat ito'y karumaldumal sa harapan ng Panginoon, huwag mong dadalhin ng pagkakasala ang lupain, dadala ng pagkakasala ang lupain ay binigay bilang pamana sa iyo ng Panginoong mong Diyos. Linawin natin, ganito ang pangyari. May isang lalaki na gustong mag-asawa at kumuha siya ng babae. Sila'y nagmamahalan. Pero hindi nagtagal, napansin niya, hindi niya gusto yung hininga, halimbawa, o yung paghihilig, eh binigyan niya na ito ng sulat ng paghihiwalay. Sabi sa babae, hindi kita gusto, lumabas ka sa bahay. So yung babae, lumabas. At pagkatapos, nakatagpo siya ng panibagong lalaki. Nagustuhan siya, nagsama sila. Pangangalo niya na yun, mga kapatid. Bakit kanyo? Malalaman natin mamaya. Nung kumuha siya ng pangalawang asawa, eh hindi rin siya nagustuhan, sinulatan na naman siya ng divorce. At pinalabas sa bahay, eh lalaki, yung pangalawa namatay. So, masasabi natin na libre na naman yung babae. Kasi ang layunin talaga, kaya mayroong paghihiwalay, ang mangyayari niyan, dapat talagang magbalik sa kanyang unang asawa. Pero dahil siya po'y nag-asawa sa ikalawa at namatay yung ikalawa, eh hindi na siya pwedeng balikan ng kanyang unang asawa sapagkat ang sabi ng Panginoon, ito ay karumaldumal sa harapan ng Diyos. Ano yung karumaldumal doon? Yung babae nag-asawa, pangangalun niya po yun. Pangangalun niya. Sino nagtulak ng mga lunya? Ang asawa niya, yung lalaki. Kaya ngayon, ito ngayon ang pangyayari. Ang sabi ng Panginoon sa Jesus sa mga pariseyo, ito ang totoong pangyayari. So, ito ay karumaldumal sa Panginoon. Pag sinabing karumaldumal, dinungisan, siya'y marumi. Ito'y salitang, yung dinungisan, salitang pagtataksil ng asawa. Tingnan niyo ang sabi sa Leviticus 18:20. Huwag kang sisiping sa asawa ng iyong kapwa at dungisan ang iyong sarili kasama niya. Nakita niyo? Kapag mayroong pangangalo niya o mayroong pakikiapid, kapwa sila marungis. Nagkakasala sila. At, mga kapatid, sila'y hindi karapat-dapat sa Panginoon. Numbers chapter 5, verse 13 to 14. At may ibang lalaking sumiping sa kanya at ito'y nakubli sa mga mata ng kanyang asawa at siya'y hindi nahalata kahit na dinungisan niya ang kanyang sarili at walang saksi laban sa kanya, hindi siya nahuli sa akto. At kung ang diwa ng paninibugho ay dumating sa kanya at siya'y manibugho sa kanyang asawa na dumungis sa kanyang sarili, o kung ang diwa ng paninibugho ay dumating sa kanya at siya'y nanibugho sa kanyang asawa, bagaman hindi siya dinungisan ang kanyang, hindi niya dinungisan ang kanyang sarili. Halimbawa, naghiwalay sila. No? Ang sabi dyan sa Numbers, naghiwalay sila. At itong babaeng ito ay nakipagrelasyon, dinungisan niya kanyang sarili at nadungisan din ang kanyang asawa. Pareho silang kapwa nagkasala. Kaya nga, pagka may paninibugho ditong unang asawa, itong kanyang lalaki sa babaeng ito, ay yun po ang dahilan ng pangangalo niya. Now, ayon sa bagong tipan sa Romans chapter 7, ito yung pinaliwanag ni Pablo sa verse 1 hanggang 3. Ganito ang sabi ni Pablo.
O hindi ba ninyo nalalaman, mga kapatid, tapos mayroong pasingit na salita, sapagkat ako'y nagsasalita sa mga nakakaalam ng kautusan, no? Na ang kautusan ay umiira lamang sa tao habang siya'y nabubuhay. Yung kanilang kautusang pag-aasawa na hindi pwedeng paghiwalayin, ito ay binding. Ito ay may halaga ito sa kanila habang nabubuhay ang isa't isa. Sapagkat ang asawang, sabi sa verse 2, sapagkat ang asawang babae ay itinali ng kautusan sa asawang lalaki. Talaga nakatali na. Yan ang utos ng Panginoon, ng dalawa ay dapat maging isa at huwag paghiwalayin ng sino man. Ito ay nabubuhay. Ngunit kung mamatay ang asawang lalaki, pag namatay yung isang lalaki, siya ay nakalaga na sa kautusan ng asawang lalaki. Kung yung unang asawa niya ay namatay, kalag na siya sa tali, no? Sa agreement, sa contract, tali na. Kaya nga, kung siya ay makipagpisan sa ibang lalaki, tingnan nyo. Kaya nga, kung halimbawa nabubuhay pa ito, nasabi, kaya nga, kung siya ay makikipagpisan sa isang lalaki, habang nabubuhay pa ang asawang lalaki, siya ay tatawaging mangangalo niya. Ngunit kung mamatay ang asawang lalaki, yung original, siya ay malaya na sa kautusan at siya ay hindi isang mangangalo niya kung siya man ay makipisan sa ibang lalaki. Na kung dugtungin natin yan sa 1 Corinthians, kailangan kung mamatay man ito, mag-asawang muli yung babae, kung Kristiyano, dapat Kristiyano rin. Yung ibang usapin yan. Pero pinapakita rito na habang buhay pa ang lalaki, hindi pwedeng mag-asawang babae. Sapagkat kapag ka ang babae ay nag-asawa, dinungisan niyang kanyang sarili at yung nag-asawa sa kanya maging yung unang relasyon, yung unang asawa niya na dungisan din ang pangangalo niya. Alam na natin, adultery is sin. Na bakit humiwala yung babae? Dahil kasalanan itong unang lalaki. No? Kaya nga, sino mang lalaki rin, panibago na papatol sa babae, kapwa sila, nagkakasala. Kaya nga, karumal-dumal sa harapan ng Panginoon ang paghiwalayan. No? Ang isang dahilan lang ng talagang paghihiwalay na ipinahintulot ni Moises ay kapag mayroong kasalanang pakikiapid. Pakikiapid, ang sabi sa Matthew 5:32. Ngunit sinasabi ko sa inyo na ang bawat nakikipaghiwalay sa kanyang asawang babae, maliban sa pakikiapid, ay nagtutulak sa kanya sa pakikiapid. At ang sino mang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nagkakasala ng pangangalo niya. Kung mayroong pakikiapid, halimbawa ang babae ay pumatol sa isang binata, pakikiapid, hihiwalayan ng lalaki ito. Hiwalayan. Hiwalayan niya. Ngunit, sino mang mag-asawa sa babaeng ito, dahil buhay pa yung kumiwalay sa kanya, pangangalo niya. Nagkakasala pa rin ang pangangalo niya. Kanya nga, hindi pa rin tama. Now, makikita natin kung bakit mali yung kay Moises. Bakit hindi tumatama? Dito, ipinapahintulot ito ni Moises na pumirma lang o may kasulatan lamang para paghiwalay. Dahil, anong dahilan? Dahil sa katigasan ng puso ng mga tao. Mark chapter 10, verse 5. Ngunit sinabi sa kanila ni Jesus, dahil sa katigasan ng inyong puso, isinulat niya ang utos na ito sa inyo. Isinulat daw ni Moises ang utos na ito dahil sa katigasan ng puso ng mga Israelita. Ibig sabihin, napilitan si Moises para lang matigil yung ganong problema at that time, isinulat ni Moises. Sapagkat ang Hudyo noon ay matitigas ang puso. Matitigas ang ulo. Ang sabi nga sa Deuteronomy 9:6, alamin mo
na dahil ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos ang mabuting lupain ito upang angkinin ng dahil sa inyong pagiging matuwid sapagkat ikaw ay isang bayang matigas ang ulo. Nakita nyo? Mismong Diyos ang sabi. Deuteronomy 31:27, sapagkat nalalaman ko ang inyong paghihimagsik at ang katigasan ng inyong ulo habang nabubuhay pa akong kasama ninyo sa araw na ito, kayo'y naging mapaghimagsik laban sa Panginoon at ganoon pa kayo pagkamatay ko. Ang sabi ni Moises sa mga matigas ang ulo. So katigasan ng puso ang dahilan para gawan o ipag-utos ni Moises ang hiwalayan sa asawa. Yan sila noon at ito rin ngayon sa ating panahon. O di kaya sa mga taong nasa iglesia na namumuhay na makamundo. Nakita nyo, marami pong mga Kristiyano ngayon naghihiwalayan dahil mayroong silang gusto, namumuhay na makamundo. Ang sabi nga sa Ephesians chapter 4 verse 17 to 19, kaya sinasabi ko ito at pinatotohanan sa Panginoon na kayo hindi na dapat lumakad na gaya ng lakad ng mga hintil sa kawalang saysay ng kanilang mga pag-iisip. Sinong kinakausap ni Pablo rito? Mga Kristiyano sa loob ng iglesia. Nagdilim ang kanilang mga pangunawa palibhasa ay nahiwalay sa buhay ng Diyos dahil sa kanilang kamangmangan. See? Kamangmangan, pagka-ignorante ang magtutulak sa tao para gumawa ng hindi karapat-dapat. Dahil sa katigasan ng kanilang mga puso, ang sabi sa verse 19, sila'y naging manhid at ibinigay ang kanilang sarili sa kahalayan, sakim sa paggawa ng bawat uri ng karumihan. Yan din ang problema din sa iglesia ngayon, sa loob mismo ng iglesia na namumuhay na makasanlibutan. Hindi yan ang nasa isip ng Diyos, ang hiwalayan pagkatapos mag-aasawa. Matthew 19 verse 8, ganito ang sabi. Sinabi niya sa kanila, dahil sa katigasan ng inyong puso ay ipinahintulot sa inyo ni Moises na inyong hiwalayan ang inyong mga asawa, ng babae, ngunit buhat sa pasimula ay hindi kayon. Hindi yon ang plano ng Diyos, hindi yon ang nasa isip ng Diyos. Pero dahil sa katigasan ng puso ng tao, ginagawa nila kung anong gusto nilang gawin. Sa makatwid, kaya ipinahintulot ang paghiwalay na may kasulatan, hindi ito pang walang hanggan, ito'y pansamantala lamang. Temporary lang dahil sa katigasan kanilang ulo. Alam niyo kung bakit? Ang batas po ni Moises, temporaryo lang sa panahong yun. Hindi yun ang mananatili magpakiraman. Kaya tignan natin katigasan ng puso ng mga tao ay ipinahintulot ang matitigas na pusong mga gawaing ito. Pero ang gospel ni Christ, ang law of Christ, ito po'y pumalit sa law of Moses. Wala na po yun. Kaya nga ang batas, ang kautusan ni Jesus o ang gospel of Christ ang siyang gamot sa tigas ng puso. So ano pong ginawa ng Diyos na ipaliwanag ito sa atin sa Ezekiel chapter 36, verse 26 to 27. Basahin po natin to. Pagdating po sa Ebanghelyo ni Jesus, ang puso po ng taong matigas, pinapalitan po yan. Pinapalitan ng Diyos kapag siya po ay na-born again. Itong sabi sa Ezekiel chapter 36, verse 26, ganito ang sabi. Bibigyan ko kayo ng bagong puso, sabi ng Diyos. At lalagyan ko kayo ng bagong espiritu sa loob ninyo, sabi ng Diyos. Aking aalisin ang batong puso sa inyong laman, sabi ng Diyos. At aking bibigyan kayo ng pusong laman. Yun po yung bagong silang o bagong nilalang. Ang Diyos ang maglalagay ng bagong puso, siya maglalagay ng bagong espiritu, aalisin niya ang batong puso at papalitan niya ng isang pusong laman at bibigyan siya ng bagong pusong laman. At hindi lang yan, mga kapatid, bago ng puso. Hindi na matigas tulad ng puso ng mga makasanlibutan. At hindi lang yan. Ang sabi sa 27, aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo at palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga tuntunin at magiging maingat kayo sa pagsunod sa aking mga batas. Hindi lang yun. Maliban na tayo pinalitan ng bagong puso,
ay bibigyan pa tayo ng Espiritu Santo upang ano, makalakad sa tuntunin ng Diyos. Hindi na sumasalungat, hindi na rebelde. Makakalakad na sa tuntunin ng Diyos at iingatan niya ang pagsunod niya sa batas ng Diyos. Eh nilinaw ito ni Pablo pagdating sa hiwalayan. Basahin natin 1 Corinthians 7 verse 10 to 11. Subalit sa mga may asawa ay aking itinatagubilin, hindi ako kundi ang Panginoon ang na ang babae ay huwag humiwalay sa kanyang asawa. Yun po ang sinabi, huwag humiwalay sa kanyang asawa. Subalit kung siya'y may, kung siya may humiwalay, ano sabi? Manatili siyang walang asawa. Magkahiwalay man sila, manatili silang walang asawa. O kaya'y makipagkasundo sa kanyang asawa. Yun ang sabi. Pansamantala maghiwalay, mag-isip-isip, no? Tapos sila'y magbalik. Anong balik sa kanyang asawa? At huwag hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa. Yun po ang sinasabi sa banal na kasulatan sa Bagong Tipan. So pinalalahanan sila ni Jesus sa kanilang Genesis. Sa kanilang Genesis. Ano ba ang Genesis? Yung pinagmulan, verse 6 sa ating teksto. Mark chapter 10 verse 6. Ngunit buhat pa sa pasimula ng paglikha, ginawa sila ng Diyos na lalaki at babae. Yun po yung itinuturo dito ni Jesus sa mga pareseyo at lalo na sa kanyang mga alagad. Dapat nating isaisip ngayon bilang Kristiyano kung saan tayo nagmula, sino lumikha sa atin at sino tayo sa buhay na ito. Iyon ang sabi ng Panginoon, sapagkat kapwa silang ginawa ng Diyos na lalaki at babae. Now, pananaw natin sa hiwalayan o divorce, nakadepende ito kung anong pananaw natin sa ating mga sarili. Kung tayo ay mga makasanlibutan, makalaman, makahayok, at hindi tayo makadiyos at hindi tayo Kristiyano, mga kapatid, diyan nakabatay ang paniniwala natin sa hiwalayan at muling pag-aasawa. Kaya nga ang tanong natin, tayo ba'y mga hayop? Tayo ba'y hayop na sumusunod sa katutubong ugali ng isang hayop na hindi kayang kontrolin ang makalamang pagnanasa? So, ang paghiwalay o divorce at remarriage ay libre dito sa mga taong ito at napakadali, sapagkat hindi nila iniisip na sila'y Kristiyano, sila'y tulad lamang ng mga hayop. O kung iniisip natin na tayo yung pinakamataas na nilikha ng Diyos, nilikha tayo ayon sa kanyang larawan at ayon sa kanyang wangis, may control tayo sa makalamang desire para sa kaluwalhatian ng Diyos. May bagong puso na tayo, may bagong espiritu. Nilagyan pa ng espiritu upang makasunod tayo sa kautusan ng Panginoon upang siya maluwalhati. Kanya nga, dapat ang ating hiwalayan at muling pag-aasawa ay dapat naayon sa hangarin ng Diyos. Maghiwalay? Okay. Bakit? Para magpahinga muna, maglinis ng utak at magbalik. Sapagkat ang pinagsama ng Diyos ay hindi pwedeng paghiwalayin. So, dito ang turo ng Panginoon, kanyang inattribute ang kanyang paliwanag sa Diyos. Hindi sa tao. Ano bang sinasabi ng Diyos? Diyos ang nagsabi, dahil dito, hindi pwedeng paghiwalayin ang lalaki at babae. Verse 7, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magkikipisan sa kanyang asawa. Yan yung sa Genesis verse 2, chapter 2, verse 24. Kaya't iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at pumipisan sa kanyang asawa at sila'y magiging o nagiging isang laman. Kaya nga dapat nating sundin ang Diyos at hindi ang tao. Kaya katunungan tungkol sa pag-aasawa, divorce and remarriage, dapat ang sagot dyan ay anong sinasabi ng Diyos at hindi yung ano ang sinasabi ng tao o batas ng tao. Dapat nating liwanagin yan bilang Kristiyano. So pinagdidiinan na ang pag-aasawa ayon sa Diyos, Diyos ang naglikha ng pagsasama. No? Diyos. Ito yung dalawa na magiging isang laman.
Verse 8, ang dalawa ay magiging isang laman, kaya't hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Di ba? Balik tayo sa Genesis chapter 2, verse 24. Ang pinag-isa ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Kaya nga, ang pangangalo niya ay isang karumal-dumal na kasalanan sa Diyos. Let no man separate what God had joined together. Yan ang sabi sa Matthew chapter 19, verse 6. Kaya, hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng sino mang tao o batas ng tao. So, yung po yung sagot ng Panginoon sa Pariseo. Ngayon naman, tingnan natin panghuli ang turo ni Jesus sa kanyang disipulo. Verse 10 to 12. Sa bahay naman, ay muling tinanong siya ng mga alagad tungkol sa bagay na ito. At sinabi niya sa kanila, ang sino mang makipaghiwalay sa kanyang asawang babae at mag-asawa sa iba ay nagkakasala ng pangangalo niya laban sa kanya. Kung nakipaghiwalay siya sa kanyang asawang lalaki at mag-asawa sa iba, nagkakasala siya ng pangangalo niya. Kapwa, yung lalaking humiwalay sa kanyang asawa ay nagkakasala siya ng pangangalo niya sapagkat wala pong tendensya na ang babaeng ang tendensya po ng paghiwalay ay ang babae ay mag-asawa muli. At dahil doon ang asawa ay magkakasala din ng pangangalo niya, adultery, at the same time yung lalaking makipagpisan sa kanya. So kapwa sila magkakasala. So inilarawan ni Jesus ang pananatiling single, mas maigi pa single ang posibleng solusyon diyan kung kinakailangan. Matthew 19 verse 11 to 12, ganito ang sabi ng Panginoon. Ngunit sinabi niya sa kanila, hindi matanggap ng lahat ang pananalitang ito. Hindi talaga matanggap ng lahat. Na hindi pwedeng maghiwalay tapos mag-asawa. Hindi talaga pwede. Dahil katigasan ng puso. Ang sabi nitong Panginoon sa mga alaga, hindi matatanggap ng lahat ang pananalitang ito, kundi yun lamang pinagkalooban nito. So, mayroon pong kaloob ang Diyos sa mga lalaki o babae para manatiling single. Para manatiling single. Sapagkat, ang sabi sa 12, sapagkat may mga yunuko o yung mga single yunuko na ipinanganak na gayon mula sa sinapupunan ng kanilang mga ina. At may mga yunuko na ginawang yunuko ng mga tao. At may mga yunuko na ginawang yunuko ang kanilang mga sarili alang-alang sa kaharian ng langit. At ang makakatanggap nito ay hayaang tumanggap. Kaya nga, ang sagot nitong mga alagad, mga kapatid, anong sagot nila? Mabuti pa'y huwag na mag-asawa. Manatili, yun ang talagang ang solusyon dyan, no? Ang sabi sa verse 10, Matthew chapter 19, verse 10, sinabi ng mga alagad sa kanya, kung gayon, ang kalagayan ng lalaki sa kanyang asawa, mas mabuti pang huwag mag-asawa. Kaya sabi ng Panginoon, mayroon talagang tao na pinagkalooban ng Diyos ng gift na manatili sa single. Una, siya po ay single na pinanganak talaga sa sinapupunan pa lang, yun na talaga ang calling ng Panginoon sa kanya na maging single siya. Ikalawa, mayroon ding mga tao na siya, kaya siya single dahil ginawa siyang single. Halimbawa ng mga eunuch, yung mga nagbabantay sa reyna, sa mga naglilingkod sa reyna, na sila po'y inaalisan ng kanilang ari para sa ganun, hindi na sila makagawa ng anumang masama laban sa reyna na kanilang binabantayan. At mayroon din namang eunuch, sarili niya, ginawa niyang eunuch talaga. Ginawa niya sa dahilang nais niyang maglingkod sa Diyos ng buong buhay niya. Kaya nga, mayroong pumipili talagang manatiling single. Ngayon, sa ating pagtatapos, mga kapatid, ano mang hiwalayan ay dapat nababatay sa itinuro ni Jesus. Bakit? Sapagkat ang pag-aasawa, ito ay itinatag ng Diyos, itinakda ng Diyos, ng lalaki at babae ay magsama at hindi na pwede maghiwalayan. Ang sabi sa
verse 7 to 8 na ating text. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikipisan sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Kaya't hindi na sila dalawa kundi isang laman. Dapat ang lalaki talaga, anuman ang mangyari, mamahalin niya ang kanyang asawa at ang babae ay magpapasakop sa kanyang mister. Kaya ang sabi sa verse 9, kaya't ang pinagsama ng Diyos ay huwag hayaang paghiwalayin ng tao. Isa pong banal na sagrado ang relasyong mag-asawa. At makakapanatili ang mag-asawang ito na sagrado kung sila po ay sagrado sa harapan ng Diyos. Maliban lang sa isang kasalanan. Ano yun? Pakikiapit. Mateo 19:9. At sinabi ko sa inyo, sino mang ihiwalay ang kanyang asawa ng babae maliban sa pakikiapid ang dahilan, yun po ang masakit. Sapagkat ipinahintulot ng Diyos kapag ang babae, pagsabi kasing fornication kadalasan babae na pumapatol sa iba. Pero kung maghiwalay man sila, mga kapatid, maghiwalay man, ang sabi ni Pablo, mananatili silang walang asawa. 1 Corinthians 7:11. Subalit, kung ang siya'y may humiwalay, manatili siyang walang asawa o kaya'y makipagkasundo sa kanyang asawa at huwag hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa. Kaya nga, it takes a new heart, isang born-again person, ang makapagpapatibay ng pag-asawa, magpapatawaran, gaano mang kabigat ang kasalanan. Gaano mang kaitim ang kasalanan, may kapatawaran sa Diyos. Kaya nga, dito rin dapat manumbalik, magkaisang muli ang mag-asawa, nasira dahil sa kasalanan. Ngunit may kapatawaran sa Diyos at may kapatawaran din sa isa't isa. Muli silang magbalikan sa isa't isa. Naway, pagpalain ng Panginoon ng mga taong may pananampalatayang mamuhay ayon sa salita ng Diyos. At maging masipag tayo sa pagtuturo sa ating mga anak kung ano ang itinuturo ng banal na kasulatan. Lalo na sa usaping hiwalayan at muling pag-aasawa. Tayo manalangin. O dakilang Diyos, banal ka at makapangyarihan sa lahat. Salita mo, Panginoon, ay tabak, magkabilay talim, ngunit ito rin ang kasagutan ng aming pong mga sugat upang ito'y mapagaling. Kaya salamat po sa iyong biyaya na anuman pong relasyong nasira dahil sa kasalanan ay muli niyo pong pagdugtungin at pagkaisahin dahil sa iyong biyaya. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.